Para sa ating mga tao, ang pag-alam ng hugis ng galaxy ng Milky Way ay katumbas ng isang mikrobyong inaalam ang hugis ng mundo. Hindi posible para sa atin na makakuha ng magandang pwesto para makita ang kabuuan nito. Dahil syempre, ibig sabihin nito na kailangan natin lumabas sa Milky Way para magawa yun. Kapag nagawa natin yun, saka lang natin makita ang napakalaking kabuuan nito. Nakagawa si Edward Hubble na siguro ang pinakapinupuri ng mga astronomer ng apat na pagkakategorya sa mga galaxy base sa hugis ng mga ito. Ito nga ay ang spiral, elliptical, lenticular o lens shape at irregular. Sa kabila ng paggawa ng modelo ng mga kapitbahay natin at ang pag-aaral sa kanila galing sa likod ng mga bintana natin, ang sarili nating bahay ay hindi natin makita ng maayos. Hindi pa natin nagagawa ng mapa ang buong galaxy ng Milky Way para mapatunayan natin ito. Pero may ilan tayong mga alam na bagay na pwede nating gamitin para ipalagay ang hugis nito ay spiral na parang buto ng mga sunflower. Mas napatibay ang hula natin sa hugis ng Milky Way kada bagong diskubre na nagtuturo sa atin papunta dito. Makukuha ang unang palatandaan sa simpleng pagtingin lang ng mga bituin na nakakalat sa madidilim na langit sa ating gabi. Sa lugar na walang masyadong ilaw, nagtatago ng liwanag galing sa kalangitan. Pwedeng makita ang Milky Way kahit mata lamang ang gamitin natin. Habang nakakamangha na napakagandang tanawin na ito, mapapansin ng taong nag-oobserba dito na nakalinya ang mga kumikinang na bituin sa isang makitid na malasinturong pahaba sa kadiliman. Sa gitna ng pahaba na ito ay parang may isang paumbok at malabong lugar na medyo mas makapal kesa sa magkabilang dulo ng pahabang ito. Pwede nating mahulaan base sa kumpul-kumpul na guhit ng mga bituin na ito na nakatingin tayo pagilid sa disk nito. Ang galaxy na ito ay isang pahatag na disk na may umbok sa bandang gitna at ito nga ay ang galactic center. Noong una, halos hindi tayo makapaniwala kasi nakakakita tayo ng bituin kahit saan naman tayo tumingin. Pero nagkiking malinaw ang disk kapag imamapa mo ang kalangitan galing sa maraming magkakaibang lugar. Noong 20th century, ginawa ito ng astronomer na si Jacobus Kapteyn sa tulong ng mga ilan ding astronomer mula sa 600 na magkakaibang lokasyon yan. Sama-sama nilang kinuna ng mga litrato ang kalangitan para makagawa ng detalyadong panorama ng Milky Way. Malinaw sa mapa ni Jacobus ang lugar kung saan parang mas kumpul ang mga bituin na napalagay ng mga astronomer ang angle ng arc nito sa 15 degrees. Isa pang bagay dito, kitang-kita ang disk sa mga litratong nakuha sa two mass survey na kinunan ng infrared light ang buong galaxy. Kung iba ang hugis ng galaxy, malamang sobrang iba din ang pagkakalinya ng mga bituin. Parang halimbawa, kung spherical ang Milky Way, magiging kalat ang mga bituin at ang liwanag sa buong kalangitan at hindi na sa iisang bukit lamang. Kung elliptical naman ang hugis nito, nasa baba o nasa taas tayo, bahati ang kalangitan kung saan mas maliwanag ang isang kalahati kesa sa kabila. Ngayon pag-usapan naman natin ang pag-ikot ng isang spiral galaxy. Ang isa pang bagay na nagtuturo sa atin kung papaan natin nasasabi na spiral ang galaxy natin ay ang paraan kung papaanong gumagalaw ang mga bituin na bumubuo dito. Kapag kinukuha natin ang mga lokasyon ng mga ito, sinusukat natin ang bilis at ang direksyon kung saan sila pupunta. Ituturo sa atin ito na may sinusundang paikot ang mga bituin kesa sa kung saan sa ang direksyon lamang. Isang katangian ito ng spiral galaxy. Ang mga bituin gaya ng araw natin ay nabubuo kapag nagdidikit-dikit ang napakakapal na ulap ng halos puro hydrogen gas saka magsasama-sama dahil sa puwersa ng gravity. Nakakalat palayo ang mga natitirang hydrogen gas o alikabok dahil sa pagsabog sa bagong bituin. Kapag nagkaroon ng interaksyon ang ulap na ito sa liwanag, kinakalat ito kung saan-saan ng mga photon na dahilan naman ng mga maliliwanag na lugar malapit sa bituin. Pwedeng makahanap ng mga bituin sa paghahanap din ng mga ganitong lugar na parang palatandaan ng mga daycare ng mga batang bituin. Noong natagpuan ng mga astronomer ang mga lugar na ito, napag-alaman nila na magkakalapit ang mga bituin sa mga paikot na sanga nito galing sa nakakabulag na liwanag sa gitna. Ang tawag natin sa mga paikot na ito ay ang mga arm o galamay ng isang spiral galaxy.
nakumpirma ng mas sigit pang 75 years ng pag-aaral gamit ang radio, infrared at kahit mga X-ray telescope ang mga ito at natagpuang umaabot ng 100,000 light years ang mga paikot na ulap na ito na mayroong kapal na 1,000 light years. Ito ang diameter at ang kapal ng disk. Sa disk na ito, nakapaloob ang napakaliit na solar system sa bandang loob ng isang galamay na mga 25,000 light years ang layo sa gitna. Ang sinimula ni Jacobus ay tatapusin ng Gaia Satellite. Unti na lamang at pwede na nating lukutin ang mga lumang mapa natin sa kaiba to sa basurahan dahil tinatrabaho na ng satellite na ito ang pagbuo ng pinakamalaki at pinakadetalyadong mapa ng mga bituin sa galaxy natin. Sinisikap nitong imapa ang tinatayang 1 billion na stars, mga planetary dust at lahat ng mga bagay sa kalawakan na hindi pa nagagawa dati sa ganitong kataas na detalye. Kasunod ng pagkakadiscover ng mga galamay ng galaxy, may matagal na debate tungkol sa kung apat o dalawa ang mga galamay nito. Nasagot ito ng WISE o WISE ng NASA noong nakumpirma nito ang pagkakaroon ng apat na galamay na pinangalan ng Norma and Cygnus, Sagittarius, Scutum Crux at Perseus. Dagdag pa dito, hindi lang spiral ang galaxy kundi isang barred spiral. Hindi nagsisimula ang mga spiral mula sa isang pabilog na parang petal ng mga liyo pero galing pa sa dalawang mas maiksing gilid ng isang parisukat na nasa gitna ng galaxy. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ductus. Ang pangatlo at pinakasimpleng paraan para malaman natin ang hugis ng galaxy natin ay ang pagsasagawa ng tinatawag na ductus. Ano pong ductus na ito? Nadidiscovery ng mga particle physicists ang isang bagong particle sa pamamagitan muna ng panghuhula ng pagkakaroon nito gamit ang mathematics. Napakailap ng mga particle at napakasandali lamang ng mga buhay nila kaya hindi sila mahuli ng mga kahit na pinakasensitibong instrumento. Ang ginagawa ng mga physicists ay pinag-aaralan nila ang epekto ng particle at ang mga bakas nito. Kung tama ang mathematics tungkol sa paglabas ng mga bakas, edi mukhang yun na ang particle na hinahanap nila. Ang ganitong uri ng pangatwiran ay sinasabing parang kung mukha tong isang pato, lumalangoy na parang pato at tumutunog na parang pato, edi malamang pato ito. Katulad dito, inaaral natin ang katangian ng iba pang mga spiral galaxy tulad ng nilalaman ng alikabok, ang pagkakaayos ng mga bituin nila, pati na rin ang bilis at direksyon. Saka natin ikukumpara sa kung anong makikita natin sa sarili nating galaxy. Mukhang malapit naman ang mga nakita natin sa itsura ng dalawang kambal. Ang flat disk, mga nagkikis-kisang gas, ang kulay at nilalaman na alikabok ay mga katangian na magkakaparehas sa lahat ng mga spiral galaxy. Pero para sa mga hindi pa rin nakukumbinsi, ay isa pang paraan at ito ang pinakamaganang paraan kung saan magpapalipad tayo ng satellite na may bilis ng speed of light palabas ng ating galaxy. Kukuha ngayon ang satellite na ito ng litrato ng Milky Way habang pakalat-kalat sa kadiliman, nakukumbinsi sa mga nagdududa pa rin na spiral nga ang hugis ng ating galaxy. Kaso nga lang, aabutin ang satellite na ito ng 10,000 years bago makalabas ng ating galaxy. Dagdag pa doon, aabutin din ng 10,000 bago makarating ang litratong ito sa atin. Kaya kung naiinis ka sa mabagal na serbisyo sa mga restaurant o sa mga internet, mas masusubukan ito ang pasensya mo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, pakisubscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.